Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma ng katotohanan ay ating pag-usapan. At sa hapon na ito mga kapatid, bless natin sa araw na ito mga kapatid dahil napapitahan po tayo ng kapatid natin sa Ikaybayo sa Pananampalataya. Gusto ko sanang ipatay yung video kaya lang eh medyo kasi napakabait yung approach kaya i-share ko na lang sa inyo mga kapatid conversation po namin with the Jehovah's Witnesses. Well, hindi naman po kasi sila nagtagal sa bahay kasi ito ay yung pumunta ay kakilala ko naman. And yun nga po, no, may mga idea naman sila kung ano yung mga nalalaman natin with regard sa pananampalataya. And first na pasok ng argumento nila, mga kapatid, ay nagtanong agad Jehovah's Witness sa atin. Sabi niya, sa kanyang katanungan sa atin, ano daw yung mga sanhi ng suffering ng mga tao? Bakit nga ba yung mga tao daw ay merong mga suffering? Nagtagal niya pa, naniniwala ka ba na ang mga sufferings ay may katapusan? Dahil according dito po mga kapatid, binigyan tayo at tinanggap natin, we have this book, yung kahiligayon po magmata, ibig sabihin, gumising. So may mga 5 question daw dito regarding sufferings, no, na sinagot. Well, napakaganda naman po ng libro on brochure nila dahil dito mismo, di ba may mga relihiyon like the born again na hindi po acknowledge o hindi nila recognize na ang Catholic is Christian. Pero ito pong mga saksi ni Jehovah, mababasa po natin dito na sa kategori ng mga relihiyon, ito po mga kapatid, maraming kategori yung relihiyon at one of the kategori nila ay Kristiyano at ang binanggit na Kristiyano dito ay mga Katoliko. So, sabi ito, may mga Katoliko na nagsiling. O yan, ibig sabihin may mga Katoliko na nagsabi. So, yung recognize nila pala mga kapatid na Kristiyano ay ang Katoliko. Therefore, mayroon talagang problema sa iba sa paniniwala nila na ang Katoliko ay hindi daw Kristiyano. But then, itong mga Jehovah's Witnesses ay they recognize us, no, na mga Kristiyano talaga ang Katoliko. So, napakaganda yung palitan po, no, ng mga salita dahil ang hinahantay ko talaga ay karoon ako ng chance to ask pero hindi na kasi nagunong agad siya yung bang parang in a friendly way. Napaka friendly way naman kasi yung approach. Continue na lang conversation namin, pag-uusap namin kung ano yung kanyang katanungan and then nagulat talaga. And one of the reason na akin pong nakikita, why is it biglaan na lang po silang umalis? Dahil nakikita ko siya, yung isang kasama niya ay youth pa. Ibig sabihin, yung curiosity niya nandyan pa yan. And nakikita ng youth na yon, may mga idea pala ang Katoliko regarding pala sa Biblia. Kasi when times na tinatanong po tayo, sinasagot po natin siya with the biblical support. At you know what, my dear brothers and sisters, hindi ko pa po ito nakita. Hindi pa po niya ito binigay sa akin before ng aming conversation. And then, surprisingly, yung kanyang tanong sa akin ay nandito talaga. Nandito talaga sa kanilang binibigay na flyers. Eto, kasi yung tanong na ang sufferings ba ay may katapusan? No? Naniniwala ka ba na matapos ang suffering? Sagot naman kasi sa Biblia in Revelation chapter 21 verse 4. Ito po mga kapatid, kung atin po itong babasahin mismo sa Biblia, sa Revelation o yes, sa pahayag chapter 21 verse 4. Ito naman po mga kapatid ang ating mababasa. At papahiran niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan. Dalamhati, pag-angis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating bagay. So, ibig sabihin pala nito mga kapatid, ay katapusan talaga ang mga sufferings ng tao. Napakaganda yung convincing way nila, no? Kung paano po nila kinukumbinsi ang kanilang pinupuntahang bahay o their audience to believe in them. Kasi they are citing in the verse in the Bible. Kaya lang, ang nangyari kanina mga kapatid, kahit Biblia, hindi niya na napalabas. So, nagmamadali na kasi yun. And I am aftering na ipalabas niya talaga ang paniniwala sa pangalan ng Diyos ay Jehovah. Ngunit hindi na po kami napunta sa puntong yun. Kasi yung husband nito ay before, siguro mga 10 years ago, nagkaharap na rin kami nito. So, ito po kasi, no, mga kapatid. Kaya nga, mahalagang mahalaga talaga na mapag-aralan po natin ang atin pong pananampalatayang Katoliko. Bakit ko po nasasabi na mahalaga po yan? Dahil ang realidad po ay darating din ang pagkakataon sa ating buhay na tayo din po ay makakaharap sa mga iba't ibang sekta ng pananampalataya. Kung tayo po ay hindi po nag-aaral, there are a possibility na makukumbinsi po tayo ng ibang sekta. Kaya nga, patuloy po tayo mga kapatid, no, sa gabi-gabi nating pag-aaral, sa ating pong Bible study with the collaboration natin sa Punto por Punto. Eto, yung convincing power nila, yung bang mga question na in reality mangyayari like usual na mga tanong talaga ng mga tao like ito ang kung sa hiligay nun po ganito eh ang Diyos bala ang balasulon sa aton pagantos ang Diyos ba no ito po mga kapatid sinasabi diyan ang Diyos ba ang kailangang sisihin sa ating mga offering yan po yung mga kumbaga motivational question nila no para ma-motivate ka and to be curious also sa atin pong pananampalatayang Katoliko.
Well, in fact, na kikita natin effective naman for some Catholic, no, na talagang mahihina ang pundasyon po ng pananampalataya. But for those who are firmly believe in their Catholic faith, so mahihirapan po na ikumbinsi yung mga tao, no, sa kanilang paniniwala. Pangalawang tanong nila dito, tayo ba ang dapat sisihin sa mga suffering na ating hinaharap o nangyayari sa atin? Pangatlong tanong nila, bakit nga ba may sufferings o nagsasuffer ang mga good people, yung mga mabubuting tao? Bakit daw may mga suffering? I am also expecting na dito sa kanilang brochure, ipakita nila yung totoo bakit. Pero mga kapatid, hindi po. Kung meron kayong number 2, 2020, yan, may mga date dyan kung kailan na ipublish yung volume 101, number 2, 2020, kahit anumang version, pare-parehas naman yung essence na nakasulat, pero yung mga lingwahe iba-iba, pero yung volume ay parehas din. So hanapin nyo po kung meron kanyang ganito, yung mga katanungan nila, no? Itong number 3 talaga, dito ako na intriga, no? Dahil hindi nila na-excite yung talagang totoong basihan. No? Bakit nga ba may mga, yung mga mabubuting tao ay talagang nagkakaroon pa ng pighatian, no, sa kanilang buhay? Bakit nga roon? Kahit na mabuti naman yung kanilang ginagawa. Kung kayo naman po ay magbabase, no, sa sinasabi ng Biblia, lalo't lalo na po mga kapatid, sa sinasabi po ng isa sa apostol ng ating Panginoong Hesukristo at ibinigay sa kanya yung pamamahala ng simbahan ni San Pedro. Unang Pedro 3:17 po mga kapatid, ito yung ating mababasa dito. Higit na mainam ang kayo'y magdusa. Ito pala, yung pagdurusa pala ng mga tao, higit na mainam dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito ipahintulot ng Diyos kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So klaro-klaro dito mga kapatid, na yung ang pagdurusa pala natin ay somehow, no? Somehow talaga ito ay dinapahintulot ng Diyos. Para kasi sa mga saksi ni Jehovah, it will never been happen. Kasi para sa kanila, yung mga pagdurusa ng tao, tao lang talaga yung may sala noon. Hindi na rin tinitingnan yung other angle ng katotohanan, no? Katulad kay Job, di ba? Kung babasahin natin yung Book of Job, ipinahintulot ng Diyos na si Job ay magdusa. Dahil of the test of faith. No? Sa atin din mga kapatid, nangyayari din yan. Lalo't lalo na, kung ang isang Katoliko ay dati, siya ay hindi maganda ang pamumuhay. Let's say, siya ay sugarol, siya ay against the will of God, against the commandments of God. Hindi siya nagsasamba noon, nangangalun niya, nagkakaimbot sa bagay ng kanyang kapwa, sawa ng kanyang kapwa, nagsisinungaling. Kung dati yun ang pamumuhay at awa at grasya ng Panginoon ay nagbago, talagang mangyayari talaga na merong talagang pagdurusa dyan. Kasi unang-una, mga kapatid, in times of nagbabago ka na nga, marami yung mga taong nakakakilala sa iyo kung ano ka noon. At ito ang ginagawa, no? Ibinabalik ang iyong nakaraan. Sinasabi na ganito ka, ganoon ka, but then alam mo sa iyong sarili na noon pa yun. But you change. So yan po yung mga observation na dapat na makita po natin. Ito kasi yung strategy na ginagamit ng mga saksi ni Jehovah ay itong talagang makikita natin in reality. Ito nga, napakaganda dahil they are dedicated sa kanila pong ginagawa. Sana nga po lahat ng mga Katoliko ay maging ganyan din. Naalala ko tuloy, nung nag-mission kami kasama ng aming mentor sa isa sa lugar sa Capiz, ay napagkamalang kami mga saksi ni Jehovah. Bakit naman po? Dahil the impression ng mga tao na sa mga nagbabahay-bahay ay iba ang relihiyon. Kaya nga, pasalamat din po tayo dahil karoon ang Divine Mercy ng tinatawag na Home Evangelization Program. At isa po tayo sa naka-attend sa seminar noon. At hanggang ngayon, dito sa lugar namin, nagpapatuloy pa yung HEP or Home Evangelization Program ng Divine Mercy. Ito yung malaking na itulong po o ambag sa atin po, sa ating simbahan. So sana po mga kapatid, ipagpatuloy po natin, pagsusuporta po natin sa atin pong pananampalataya. Dahil alam naman natin mga kapatid, marami talaga ang mga kaibayan natin sa pananampalataya na dedikado sa kanilang ginagawa. At marami sa atin ding mga Katoliko na may desire to help the church, but because yun nga, kulang sa suporta din ng ating bahay. But dahil nandyan kayo mga kapatid, alam ko naman na ang calling o panawagan ng simbahan na yung evangelization ay hindi lamang para sa kaparian. Pagkos ang evangelization ay para din po sa ating mga laiko. Kaya we are also become the answer of the church. Just in case na meron na pumasok sa inyo na ibang sekta ng pananampalataya, and then you are firmly standing for your faith. So kung hindi ka man po makakapag kausap sa kanila face to face, it's better for you to buy something for them and give. Mas maganda pakainin natin po, no? Bigyan natin ng magandang maibabaon yung ating pong mga ibayo sa pananampalataya. If they are asking for something, no? Bakit hindi natin bigyan ng pagkain kaysa sa pera? Ito kasi yung yung prinsipyo ko. Kapag merong nakikilimos, tapos tatanungin ko yan, para saan? Para ano?
ang nakikinimos ka. Sasabihin niya naman, para po kakain. So, it's better for you to buy something na makakain at ibibigay sa kanya if you are doubting. Kasi there, minsan kasi hindi naman natin maiiwasan na mayroong mga nakikilimos na nag-aabuso, no? Dahil binibili lamang ng mga alak, no? Mga bisyo nila. So, for you to be sure, mas maganda kung pagkain ang para sa pagkain, ang purpose ng paghihingi, ibigay natin. But then, I am not telling you, my dear sisters and brothers in Christ, na naghihingi po yung Jehovah's Witnesses. What I mean here is, kung meron po tayong maibibigay na something, no? na makakatulong po sa ating mga kapatid, kahit man hindi sila Katoliko, nagbigay po tayo mga kapatid dahil yan po yung pinaka-titingnan sa atin ng Panginoon, yung goodness and kindness po natin. Hindi naman kasi guarantee o magagarantiya sa atin na we are going to church every Sunday and our soul be saved. Hindi po yan guarantee. Kasi yung Matthew chapter 25, 31 to 46, kailangan po gumagawa tayo ng kabuti. We have faith and we have good works. Yung doktrina talaga ng simbahan, faith and good works po ang kinakailangan. Noong ako po ay nagtatrabaho pa sa Gilingan ng Palay, no? Pagod na pagod tayo noon at mayroong tatlong saksi ni Jehovah naman ang lumapit sa atin at nangarap. Kasama ko noon that time si Brother Aljan. Yun, doon sa naka-experience ng live na kasama kaming dalawa. And ang magandang nangyari doon mga kapatid, no? Sabi ng mga tatlo ba o apat pa sila, saksi ni Jehovah, pwede ba kaming mag-share sa inyo? Sabi ko, wow, ang galing, ang ganda niya, sige. Sharing, share. Okay, well, makikinig kami. Hanggang sa nag-open siya, ang pangalan daw, ang Diyos daw ay dapat mayroong itatawag na pangalan. Ano ba ang tinatawag niyo sa Diyos? Sabi ko sa kanila, yan sinasabi ng Biblia, Ama, no? Kaya nga Ama namin. Sabi niya, maliban sa pagtatawag niyo na Ama, dapat may pangalan talaga kayo. So, lalahanin niyo po mga kapatid, sa second commandment, do not use the name of God in vain. The reason why the Masorets, no? Ang mga Masorets po, strict po sila sa pagsusulat ng Old Testament, hindi po nila inilagay yung imbis na tetragrammaton na gawing Yud-Heh-Vav-Heh or Yud-Heh-Wah-Heh, ang inilagay po nila ay sa transliteration po nila Adonai. So ano po yung Adonai? Tatlo yung Lord o Adonai. Lord I mean sa Hebrew. First Lord is Adonai, which is this Adonai refers only to God. Ayan, pag sinabi natin Adonai, to God lang yan. And Adon, somehow it been used to a human master, somehow it been used to God. And Adoni. Adoni is only used for a human master. So tatlo lang po. Yung Adonai na ito, ito yung ginagamit, replace to the tetragrammaton name of God. Kaya very strict yung Masoret, no? Ito yung mga Masoret, nakakaalam talaga. And alam nyo mga kapatid, the time of Israelites, yung pinaka high priest lang ang may alam how to pronounce properly ng pangalan ng Diyos. And then dahil sa gera, saan man sila napunta, sa mga dako sila napunta, nawala po yung proper pronunciation ng pangalan ng Diyos. Yung pangalan ng Diyos ba na nasa Exodus 3? O, basahin natin. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. No? Kung sa Hebreo, Ehyeh Asher Ehyeh. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos ng pangalan ay ako nga. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh. Ito, yung Yahweh ito mga kapatid, this is the tetragrammaton name of God. So it was been translated into Yahweh. Pero hindi ito magiging Jehovah. Bakit po? Ng Diyos ng inyong anak, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito mga kapatid, pansinin niyo ano ang sinabi po ng Diyos pag tinawag siya, tatawagin ito magpakailanman. At hindi po sinasabi diyan na ito ang itatawag sa akin ngayon lang, kundi magpakailanman. Ibig sabihin, you do not have the authority to change the name of God. Jehovah is not the name of God. It was been changed. According sa first century scholar na si Josephus, it is a mistransliteration of the tetragrammaton name of God. Kaya napaka-impossible po mga kapatid that this Jehovah ay magiging pangalan po ng Diyos. Never po at hindi po talaga pwedeng mangyari na ang pangalan ng Diyos ay magiging Jehovah. Alright. Kaya ano po tayo, no? Maging mapagmatsyag po tayo mga kapatid sa mga nagsasabi, no? Nagsasabi na kung ano-ano at pinapaniwala lamang nila tayo. All right. So ito po, balikan natin itong ating topic ngayon regarding po sa pagpunta dito ng Jehovah. I'm also expecting mga kapatid na makaharap po natin sila by the next na makapasok po sila ulit. Mayroong na-video yung aking asawa, pero napaka-short ng video kasi napaka-short naman yung kanilang time sa atin. At saka yun nga po sabi ko kanina, yung introduction kasi sa atin
is tinanong tayo agad. Kaya dahil tinanong tayo, so sasagot naman tayo according to our beliefs in the Catholic. Kaya yun nga po, babalikan ko po yung sinabi ko, na surprise talaga, nakita ko yung reaction nila, pati yung youth na kasama na nagtatanong sa akin. Guro, yung edad noon ay mga 50s, mga 50s na yung munta dito. So ibig sabihin, malalim na yung karanasan niya sa pagiging saksi ni Jehovah. And then na surprise, no, na yung mga tanong ay sinasagot with the biblical support. Kaya nga ito ay personal na pananaw na nagmamadali kasi nung time na kahit ano man ang itanong niya ay nasasagot natin with the biblical support. At ito, unang-unang binigay sa akin ito, mga kapatid. So, ang gusto ko pa sana dito mangyari ay palaliman. Ngunit hindi na po ito napalaliman pa dahil yung kanyang tanong ay sinagot ko at hindi ko rin ito nabasa pa. And surprisingly, nandito pala yung sinagot ko na supporting verse. So, siguro, no, so, nagulat siya dahil ito ay bago, sa pagkakalam ko po, bago nila ito bahay-bahay, eh, pinag-aaralan muna nila ito, kinakabisado min. At yun na ang kanilang idinidiscuss po sa mga bahay-bahay. Nang binigyan po tayo nito, ako po ay natuwa dahil sabi ko meron naman po tayong mga bagong references na magagamit. At magandang mapag-aralan din ito, mga kapatid. No? Dahil yun nga, yung nakaintriga sa akin ay yun. Sabi ko na yung tungkol sa pagdurusa or suffering, na bakit daw merong pagdurusa ang mga gumagawa ng mga mabuti, bakit ganoon. And you know what, sinasabi din ng ating Panginoon, no, sa kanyang ebanghelyo, bakit nga ba, no, dahil ito rin yung magiging way po natin ng, na tayo ay maililigtas o maliligtas po, mga kapatid. So unang-una, ito rin ang sinasabi na nangyari din sa mga propeta ng Diyos, okay? At sinasabi pa nga dito sa Biblia na kalimitan kasi sa atin kapag merong pagdurusang dinaranas ng dahil sa paglilingkod sa Panginoon noon, ay we treat this as a curse. But then, hindi po. No? Kaya kailangan pong maunawaan natin na we should to treat this as a blessing. Ito po yung sinasabi po sa Mateo 5:10-11. Basahin po natin, mga kapatid. Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan. Mapalad ang mga inuusig. So, kung ikaw ay nagdurusa dahil sa mga pag-uusig, you are blessed. Mapalad ka. No? Dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, kahit mabuti man ang ginagawa, but there is a persecution. Kapagkat, ito, mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Salvation ay mapapapunta talaga sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. No? Gumagawa na siya ng kabutihan, pero may mga pagdurusa pa rin dahil sa mga pag-uusig ng mga tao. No? Sa mundong ito, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Yan ang sinasabi. Mapalad talaga, mga kapatid. Ito rin ang nangyari kay Father Winston Kabading, no? Pinaratangan siya ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan ng dahil, no, sa pagsunod niya sa Panginoong Hesus. Yung apparition na yon na mayroong kaso ngayon kay Father Winston, blessed talaga si Father Winston dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. May mga paratang sa kanya. May mga accusation sa kanya. Sinasabi pa dito, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. So hindi po yan katakataka, mga kapatid. Pagkos ay kailangan palang unawain. Kaya na kailangan pala itong ating unawain. No? Dahil totoo naman na merong mga persecution na kahaharapin ng taong naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Ang title sa pamplet nila ay Magmata. At ito ay Volume 101, Number 2, 2020, Hiligay Nun. Yan. So, ito po. Ito po yung kanilang brochure. Yan. Pamplet. Balikan natin itong questions, no? Lima. Lima kasi yung questions. No? Gusto ba ng Diyos? Tagalogin ko lang po, no? Gusto ba ng Diyos na magdusa tayo? Ito yung katanungan sa number 4. Ang lima, mawawala ba ang mga pagdurusa? Hanggang sa, mga kapatid, one of the topic kasi sa Home Evangelization Program is kahiligay nun, paglaom, pag-asa sa Tagalog. So, isa kasi sa pinupuntong pagpapaliwanag tungkol dyan, no? I cited the Revelation chapter 21 verse 4 at yun naman po yung nakalagay dito sa kanilang pamplet. And then, maliban dyan, meron din kasing sinasabi and it refers also to the Revelation 21 verse 4 si Apostle Paul, si San Pablo, dito po sa 8 verse 18 ng kanyang sulat sa mga taga-Roma. Kung babasahin po natin, mga kapatid, ay ganito. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalatiang mahahayag sa atin balang araw. So, hindi maihahambing. Bakit ba? Ano ba yung
yung kaluwalhatian na maihahayag sa atin balang araw na itong mga pagtitiis natin, itong mga pagdurusa natin, itong mga lahat ng ating mga pinagdaraanan ay hindi maikukumpara, no? Hindi maihahambing. Basahin natin yung 21 verse 4 po, mga kapatid ng pahayag. At papahira niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap pagkat lumipas na ang dating mga bagay. Yan po mga kapatid, ang napakaklaro dyan, no? Bakit nga ba nung tinanong po tayo ng saksi ni Jehovah tungkol po sa ikaw ba ay naniniwala na ang mga pagdurusa ay mawawala? Yes, ang sagot. Dahil it been stated also in the Bible. At tayo rin po ang makakapagpili din po mga kapatid if we want to have this kind of eternal life with the Lord. Wala nang kapighatian, wala nang paghihirap, bawat luha sa kanilang mata mawawala. No? Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagtangis, wala nang paghihirap. Lilipas ang lahat. Ang dating mga bagay ay mawawala. Dahil hindi talaga maihahambing sa kaluwalhatiang maihahayag. Yan po mga kapatid, if we firmly, no, believe na talagang buong konteksto ng nakasulat sa Biblia. Bakit po mga kapatid? Dahil marami kasi ang mga hindi pa niniwala hanggang ngayon na kailangan talaga gumawa ng kabutihan para may kaligtasan. Ito po mga kapatid, basahin natin yung Mateo 25. Pagdating ng anak ng tao bilang hari kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng mga pastol ng mga tupa at mga kambing. Nilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang hariang inihanda para sa inyo. Mula pa ng likhain ang daigdig, sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauuhaw at aming pinainom? Ayan. So, ito po mga kapatid, ay klarong-klaro ha. Klarong-klaro na ang ginawa po nito, nitong mga nailigtas, ay mga nananampalataya at mga gumagawa ng mga mabuti. Kaya nga, kung kayo ay maka-encounter po ng mga kaibayan natin sa pananampalataya na ipipili talaga na hindi mo kailangan gumawa ng mabuti para ikaw ay mailigtas, maling-mali po sila. Dahil ang katotohanan po, yung good works po ay dapat kasabay po yan, magkasama po yan sa ating pananampalataya. Dahil pwede pong maging count as dead ang pananampalataya ng isang tao kung wala pong karakip na mabuting gawa. Ito, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang lakip na gawa. So, magiging patay talaga ang pananampalataya ng isang tao kapag wala siyang gawa. Okay? Kailangan talaga may kasamang gawa. Ito pa, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So, ibig sabihin, faith in works. What kind of works? Hindi naman pwedeng faith in bad works, kundi good works po yun. So, kailangan meron tayong pananampalataya at gumagawa din po tayo. Madali lang sabihin na I believe in the Lord Jesus Christ, naniniwala, nananampalataya ako sa Panginoon. But then, really, naniniwala at nananampalataya ka? Noong sabihin ng Panginoon na pakanin mo ang mga nagugutom, painumin mo yung mga nauuhaw, ginawa mo ba? Yun, dapat meron tayong mga good works, good deeds na ginagawa. Kasi sa simbahan natin, fullness of our salvation is faith plus good works. Okay? Okay. So ito po, no? Nasa ika-apat na tanong. Yung sabi natin, yung tanong nila sa atin, gusto ba ng Diyos na magdusa tayo? Ito. Gusto daw ba ng Diyos na magdusa tayo? Anong yung kanilang assessment dito mga kapatid sa tanong na ito? Ita-translate ko lang directly to the Tagalog, no? Ipagpalagay natin na ikaw ay may ama na nag-aalaga at nagpalaki sa iyo. At ikaw ay nagrebelde, naglayas, tumali sa mga bisyo. Ang tanong, ang ama ba ang dapat sisihin dahil sa ginawa ng kanyang anak? Yan. So, grabe no, yung convincing questions nila ng mga kapatid. Hindi naman talaga pwede isisi no, sa ama ang ginawa ng anak. At hindi rin pwede natin isisi ang ginawa natin sa ating, isisi natin sa ating Diyos. Pero sinasabi din ng Biblia mga kapatid na pwedeng ipahintulot ng Diyos na ang tao ay magdusa. No?
will never deny na pwedeng ipahintulot po ng Diyos na ang tao po ay magdusa din. Yun naman talaga yung realidad. Yung pang last po na katanungan po nila mga kapatid, mawawala pa ba ang pagdurusa? Yan, sinagot po natin yung kanina sa Revelation chapter 21 verse 4 at saka sa Romans 8:18. Mawawala talaga. No? Hindi naman eternal ang suffering kung no, tayo po ay gagawa ng kalooban ng Diyos. Magiging eternal lang ang suffering kung tayo po ay mananatili sa kasalanan. Katuro din ng ating simbahan sa katekismo, those who die in a state of mortal sin, no, automatically go to hell. O, napapa-impyerno po. Kaya nga, napaka-bless po nating mga Katoliko dahil ang mortal sin po ay binigyan po ng ating Panginoong Jesucristo ng kapatawaran through the priest. Binigyan niya po ng authority na kung sino man ang pinapatawad ninyo ay patatawarin nga. Ang hindi niyo pinatawad ay hindi nga pinatawad. Ganyan po ka-wonderful ang ating pananampalataya dahil hindi po papayag ang Diyos na basta-basta ka na lang mapupunta sa impyerno. Kaya nga, free will na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Hindi lang kasi, ito yung dahil din sa ginawa ng tao kaya may mga paghihirap. No? Ito kasi, binigyan tayo ng Diyos ng free will. Pero ang hindi talaga nauunawaan, kahit na binigyan tayo ng free will, ang gusto po ng Panginoon sa atin ay ang gumawa po tayo ng kabutihan. Basahin po natin yung Deuteronomy 30:19. Ito rin ang isa sa na-discuss mo namin kanina with the saksi ni Jehovah. Saksi ko ang langit, hindi po sinasabi niya, saksi ko si Jehovah, saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay, pinapapili ah, o kamatayan. Okay? Eternal life, eternal damnation, at ang pagpapala, blessed or sumpa, course, blessed or cursed. Kaya, ito po yung pinaka last word, kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Even though binigyan tayo ng free will mga kapatid, ipinapapili pa rin sa atin ng Panginoon na tayo po ay gumawa, piliin po natin ang buhay. Ibig sabihin, gagawa pa rin tayo ng kabutihan. Kasi, yun naman talaga ang katotohanan. Sino ba ang mapupunta sa kamatayan? Yung bang gumagawa ng kabutihan? I am speaking on the after death ng ating katawan. Ito ay tumutukoy kasi no, sa pagpipili natin mga kapatid, kaan ba mapupunta ang ating mga kaluluwa kapag tayo ay namatay na? Eternal life or eternal damnation? Tayo rin po ang makakasagot niyan mga kapatid. Dahil tayo naman ang may alam sa ating sarili kung ano yung pinipili natin. Pagpapala, bless ba? Blessing ba? Or curse? Blessing ba or curse ba ang ating pipiliin? Tayo rin po ang nakakaalam niyan mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon kasi piliin ninyo ang buhay. Ibig sabihin, kailangan nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang mapili itong buhay na ito. Paano natin makukuha ito? Yun nga, kung mayroon tayong mga pagdurusa dahil gumagawa tayo ng kabutihan, sinasabi po kanina sa ating binasa, magalak ka dahil mapalad nga ang mga mayroong mga pagdurusa, yung mga may persecution, kahit na sila ay gumagawa ng kabutihan. Like what I've said kanina, Father Winston Kabading, kahit na ginagawa niya ang kalooban ng Diyos, siya pa rin po ay pinepersecute. No? Ganyan din ang maaring mangyari po sa atin mga kapatid, kapag tayo po ay gumagawa ng kalooban ng Diyos. May mga sufferings talaga dyan, may mga kapighatian talaga na ating karanasin. So yan po mga kapatid, no? I already finished to raise the 5 questions po ng Jehovah's Witnesses na pumunta po sa bahay, and let's pray for them po mga kapatid na sana ay maging open po sila, at po ay nanalangin din po na sana yung youth po na kasama kanina ng veteranang saksi ni Jehovah ay nawa ay maging open po siya. Alam ko po na trigger po yung curiosity niya doon na time na nakita niya po na mayroon palang Katolik kung ganito ganun. Yun lang po no, mga kapatid, nawa ay patuloy lang po kayo sa pagsusuporta po at pananalangin po sa atin po, ating programa. At kung meron po kayo mga suggestion nga po pala, pwede nyo po akong ma-message po, ma-PM. Kung meron po kayo mga videos like ni Brother Rod, palagi po siyang nagsisend sa akin ng mga links. No? Maraming salamat at nakakatulong po yun. Ibigyan ko po yun ng time na makapag-record or di kaya makapag-live din po. Meron po akong tatlong video clips. No? Isa po kay Cesar Dizon. At may iba pa pong mga videos, may video clips na atin pong bibigyan ng pansin. Like po ng mga, kapag nakita nyo po, no, na tinurigsa talaga yung Simbahang Katoliko, send nyo po sa akin.
yung video na yan at gagawan po natin ng video reaction. Okay? Kung meron po kayong mga request, no, na mga videos, open po tayo for the request. At kung meron po kayong mga napapansin po na need po for enhancement or whatever, any comments and suggestions po, open naman po tayo na magtanggap ng inyong suggestions and opinion or ano po yung mga comments po ninyo. Pwede po kayo makapag-comment sa ating YouTube live o di kaya pwede nyo po akong ma-message personally sa aking account sa Facebook, yung Romel A. Palma Facebook account ko po. Okay? Ito po ang inyong abang lingkod, no? Brother Romel A. Palma. Ang lahat po ay ibinabalik po natin, no? Lahat ng papuri, pagpapasalamat at kadakilaan sa Diyos po, no? Kadakila sa lahat.